Yan mga kalakwatsero, so susugutin na po natin yung sinasabi ko na kapareho ng 7-Eleven dito sa bansang Kuwait. So ang pangalan po niya is Trolley. So Trolley po guys is isa sa pinaka parang inconvenience store dito sa bansang Kuwait na mostly nasa mga gasolinahan. So is meron po silang napakasarap na frosty na nasa murang halaga rin din po. At ipapakita ko sa inyo, syempre maglalakwate na rin po tayo dito sa Abu Halipa, Kuwait City. Yan, mga kalakwatsero. Yan, sa ating mga kababayan dyan, nandito naman po tayo, naglalakad pa po tayo. Ito, sa likod, yun yung tindahan ko. So, hindi ko tindahan. So, dyan ako nag-work. So, mga kalakwatsero, naka-face mask tayo. Dahil, syempre, kahit na nakareceive tayo ng first dose ng vaccine or fully vaccinated na tayo mga kababayan, kaya ang pwede muna natin mag-ingat. So, kailangan naka-face mask tayo kasi hindi natin sugurado yung makakasalubong natin. Ngayon, takip silim na po dito sa bansang Kuwait. Time check 6 PM na po. At maglalakad po tayo mga kalakwatsero ng almost 10 minutes para marating natin yung pinaka target place natin, yung trolley. So, yan. Ito, kaganda yung mga road dito sa bansang Kuwait. At hindi ganun ka-traffic tsaka malinis yung kalsada. Dahil po isa na may maintain tsaka na may disiplina naman po yung mga tao dito. Especially po yung mga may mga rules sila dito na pinapatupad para sa kalinisan po ng mga road. Yan, tatawid na po tayo mga kalakotsero. Yan, takbo. Yan. So kailangan pag tatakbo tayo mga kalakotsero. Left and right yung tingin natin kasi medyo mabibilis yung mga sakyan dito sa Kuwait. Siyempre, ayaw natin ma-hit and run. So medyo pinapapawisan na ako mga kalakwatsero kasi still summer dito sa bansang Kuwait. Pero soon, by September is mag-start na yung winter. Yan mga kalakwatsero, medyo maglalakad-lakad muna tayo mga kalakwatsero. At mamaya-maya nandun na tayo. Yan mga kalakwatsero, dito kasi sa Kuwait is walang name yung street. So, block and street number yung nandito. Hindi katulad sa atin sa Makati, katulad kami sa Makati, Adalia Place, tapos number ng bahay. So, walang block. So, basta name ng street. So, mga kalakotsero, medyo pinagpapabisan na ako. Pero okay na ayos yan. Tama-tama naman yung inumin natin. Isang masarap na frosty. At the same time, yung frosty nilang mga kalakwatsero, yung first na natikman ko, lasang-lasa niya yung kagaya sa 7-Eleven. Kaya, watch out lang kayo dyan mga kalakwatsero. Yan mga kalakwatsero, pakita ko lang yung mga kalakwatsero, yung iba sa mga tindahan talaga, na naapektuhan talaga ng pandemya. Yan, katulad nyan. So, nagsarado sila. So, ito rin to guys. So, pakita ko to. Ito sa pinakamalaking building din sa Mahabulan na ginagawa. Actually, nag-start to bago mag-pandemya. Kadalasan mga kalakwatsero, ang gawa talaga ng mga building dito, walang tinatagal na 1 year. Pero dahil nga po sa pandemya, tumagal yung proseso. Yan, yung isa pa lang yung natatapos ng building. At yung isa, medyo naka-pending pa. Kasi, siguro sa mga materials, kaya medyo napipending yung paggawa ng mga building. Yan mga kalakwatsero, kapit lang kayo, malapit na tayo. Yan mga kalakwatsero, nandito na po tayo. So yan, napapansin nyo guys, nandito na sa highway na to. Nandito yung sakay ng mga bus. Tsaka dyan, yan guys, mamaya dyan yung next spot natin. So dito, sa mga area talaga ng mga Abu Halipa, sa mga seaside road, meron talaga mga fast food chain. Katulad kami, Pizza Hut tsaka Burger King. Pero mga kalakwatsero, dito tayo sa pinaka main na lakwatsa natin, yung trolley. Yan mga kalakotsero, yan o, yan yung trolley guys. So dyan tayo papasok. So pasok tayo guys, at numatikman na po natin yung napakasarap nilang frosty. Okay, yan mga kalakotsero. So ang katabi niya guys, meron siyang Vape Plus, tapos meron dito sa gitna yung trolley. At saka guys, dito sa gilid, meron siyang Arab chocolate
store na natinda ng mga Arab chocolate store. So dito tayo ngayon mga kalakotsero. Yan, sa trolley. So ngayon, mga kalakotsero, mag-withdraw muna tayo. Sorry? Okay. Mag-withdraw muna tayo. Bago tayo. Yan, mga kalakotsero, withdraw muna tayo sa NBK. Yan, alas na ang ating... Buhay natin ang ating pera. Yung mga kalakotsero dito tayong sa loob. So may mga tinda sila dito mga kalakotsero na mga ready to eat na yan, may mga Arab shawarma. Yan. Marami sila dito, may mga sushi. Parang 7-11 mga kalakotsero. May mga ready to eat. May mga pasta. Siyempre may mga drinks dito. Tapos may mga chocolate. Pero dito tayo sa may Frosty. Dito tayo sa may Frosty. Ito nga pala yung mga kalakotsero, yung Frosty na sabi ko. Ang pangalan niya ay C. So meron siyang dalawang flavor. Blue raspberry tsaka red cherry. So pila muna tayo sa cashier para bumili tayo ng small size lang na Frosty. Yan mga kalakotsero, bili na tayo. Frosty lang. Sorry? Give me one Frosty small. No problem, I will mix. Yan, bumili na tayo ng small Frosty. Yan. So, imimix natin yung flavor para makaano tayo. Yan yung kabuuan ng store. Sorry? No problem, I'm Arab. Ayun na. But it's okay video here, as long you not take picture. Right? Because I do my vlog for my channel. I have a right to do video, right? There's a problem in the video? Yan, mga kalakotsero. Nagkuha na tayo ng iced tea. Frosty. So, minix natin yung flavor ng blueberry at red cherry. Titikman na natin siya. Yan. So, meron din silang mga drinks dito. Tapos, yeah, may mga Pringles din sila. Parang siyang 7-11 ang style. Yan. So may mga chocolate dito. So mura lang din yung mga chocolate dito. Yeah, may mga M&M. Yan, mga kalakotsero. So, nakabili na tayo ng Frosty. So, yan guys. So, yung na-experience nyo guys. So, habang nagbablog ako. So, sinaway ako nung Egyptian na nagwardya. So, bawal daw mag-video. Dahil, syempre, alam naman natin dito yung rules. So, kailangan mong explain sa kanya na walang problema na mag-video. Kasi, as long na wala ka nabibidyohan ng mga babae na nasa loob ng convenience store. Which is, bawal talaga kasi... dahil liberated sila, so kaya nga sila nagsusuot ng distasya at tsaka sa yung mga babae, bawal sila masama sa video. Isa yan sa mga nasinabi ko dun sa vlog ko yung nagpunta tayo sa Grand Avenues. At syempre, iniingatan naman po natin yun mga kalakotsero na pag nagbablog tayo, hindi natin pwede isama yung mga especially yung mga babae. So, yung time na nagbablog naman ako dun sa loob is wala namang customer at tsaka sinabihan niya lang ako na bawal na mag-vlog dun sa loob ng convenience store, which is hindi naman, which is mali kasi hindi naman siya dapat na binablog. Pwede natin i-ask yung pinakamay-ari na katulad yung stop doon, in-ask natin na kung bakit bawal mag-video. Pero sabi niya hindi naman daw bawal. Kaya syempre, i-clear lang natin kasi dito kasi sa Kuwait may mga iba din na akala nila hindi natin alam yung rules. May masaway lang sila
pero as long na wala naman tayong ginagawa masama, tsaka tama naman yung ginagawa natin sa pag-vlog natin, is just go. Kasi ito yung passion natin, we are doing vlogging for our channel. Tama mga kalokotsyero, good vibes lang po tayo mga kalokotsyero. Walang stress dahil nakaitikim na tayo ng mapakasarap na frosty. Yan mga kalokotsyero, so ito na po. Tatikman na po natin at na puntahan na po natin yung sinasabi ko na kaparehas ng 7-Eleven. So sa all experience ko mga kalokotsyero, yan medyo naubos ko na. Masarap talaga siya kasi yung high school ako mga kalokotsyero, talagang ugali talaga namin pumunta sa 7-Eleven. Actually, nagre-refill pa kami dun sa 7-Eleven ng Frosty. At syempre, so sa mga experience natin mga kalokotsyero, basta mahina ulit tayo magsalita, may mga pagkakataon talaga may mga tao sa paligid natin na katulad na ganyan. Pero at least, alam mo yung rights mo, paglaban mo, at in the nice way, na hindi tayo pwede mapaaway. At syempre, sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga kalokotsyero dyan, please, sa mga hindi po nakapag-subscribe, please subscribe na po sa aking YouTube channel, sa ating Lakwacha dito sa Middle East. So, ilalakwacha ko po kayo sa lahat ng mga places dito sa bansang Kuwait. Especially po sa ating mga food travel vlog. Food travel vlog. Yan. So, ating mga kalokotsyero dyan, please subscribe din po and click the bell button para ma-update po kayo sa ating mga Lakwacha dito sa bansang Kuwait. So, marami po salamat. Kita-kits po tayo mamaya. Dito lang po yan sa Lakwacha sa Kuwait, OFW.